What's up, everybody? This is Rod's Random Vlogs. Welcome to my YouTube channel. For today's video, guys, is papunta tayo sa Paipa ngayon. Dito sa parte ng Saudi Arabia. Dahil hindi ako makapagsalita ng maayos kasi may mga inchik akong kasama. Alam nyo naman, guys. Ayan. Para sa ibon tong kasama ko dito sa harap. Di ba? Narinig nyo naman yung pinag-uusapan nila. O, sila na kaya i-vlog ko, no? O, ayan naman kasama ko, yan. Yan yung Chinese, ito yung Japanese sa likod. Ayan. Kaso nga lang, kinulang sila sa kulay. Char! Joke lang. Siyempre, hindi tayo pwedeng mag-discriminate ng tao kasi siyempre, hindi naman tayo kaputian o kagwapuhan, kagandahang lalaki, di ba? So, yung mga sinasabi ko ng ganun, guys, is ano naman yan. Mga joke-joke lang yun, nakakalam nila yun. And now, guys, is for today's video, i-ano ko lang sa inyo yung road trip namin, ayan. So, yung kasama namin sa Pilipino dyan sa likod, may ingay. Siyempre, nag-iingay at hindi ko alam kung ang pinagsasabi niya. So, yan yung kaibigan ko from Bangladesh. At saka ito yung driver namin from India. So, sana guys, mag-enjoy kayo sa aming road trip. Road trip muna kasi wala pa, hindi pa kami nakakarating sa pupuntahan namin yung event. Kasi may event kami ngayon, guys, at dumating ang aming kamahalan dito sa trabaho namin. So, ina-enjoy lang namin ang aming pag-travel dahil mahirap naman kung gawin naming miserable ang buhay namin nito. Pagod na nga kami, gagawin pa namin miserable. So, pag-usapan natin yung pwedeng mangyari ngayon, guys, dahil ayun na nga, patayan na naman sa trabaho. Pumasok kami ng alas 4 ng umaga, uwi kami yan ng mga alauna, alas 2 ng umaga din. Diba? Ganun kami katindi. Ganun kami katindi. Kaya mga pamilya namin, kaibigan namin dyan, at saka mga kamag-anak dyan sa Pilipinas, eto yung sinasabi nyo, maganda bang buhay namin mga OFW? Real talk to, guys. Real talk to. Kaya huwag nyong sabihin na maganda ang buhay namin, na pasarap buhay lang kami dito. Kasi kapag nakapunta kami sa mga restaurant na pwede namin kainan, hindi nyo ba alam, guys, na 3 real, 5 real lang yung kinakain sa mga ano, sa mga food chain dyan na pinupuntahan namin. Absolutely. Pinaka cheap na yun, guys. Kasi gusto namin makaipon, gusto namin makapagpadala. Sana naman bigyan nyo kami ng mga kaunting respeto at saka kaunting hindi naman namin hinihingi sa inyo, pero yun lang dapat ninyong ibigay sa amin. Bilang isang OFW, yung pag-iintindi nyo sa amin, yung kakamustahin nyo man lang sana kami is okay na yun para sa amin. Hindi yung ano, huwag kayo masasaktan, pero hindi lang para sa akin, pero lahat ng mga OFW talaga. Kasi ang ina-expect kasi ng ano, mga pamilya, kaibigan, kamag-anak sa iba, sa Pilipinas or sa ibang country, sa mga ibang lahi, ganun din, is maganda yung ginagawa namin dito. Na siyempre kapag nakita nyo kami nagpo-post na naka-picture kami, naka-get up kami ng maayos, abang ganda ng buhay, ganda ng buhay, chill-chill lang, sarap buhay, upo-upo lang, ganon ba yun? Hindi yun. Kagaya ngayon, di ba, sabi ko nga sa inyo, pumasok kami. Ha? Pumasok kami ng alas 4 ng umaga, guys. Pagkatapos, alam nyo ba naman na uuwi din kami ng madaling araw na ito? O, di ba? Tapos papasok na naman ng tapos alas 4. Papasok kami ng alas 4. Saan ka pa? Ilan ang tulog namin? 2 oras. Extra, guys. Extra work. Not extra money. Kaya huwag niyong sasabihin na kami ay maganda ang buhay namin dito, guys. Kasi kung bakit, mahirap yung pinagdadaanan namin bilang isang OFW. Andyan yung nahuhomesick na kami kasi siyempre gusto namin makasama kayo, hindi namin kayo makasama sa mga magagandang event, magagandang okasyon, mga ganun. Siyempre
inaalala namin yung kapakanan ng buhay ng mga sa pamilya namin sa Pilipinas. Ganon. So sana man guys is maintindihan nyo. Ito is ano lang, yung pawang katotohanan lang yung sinasabi ko na dapat naman intindihin nyo kami. Hindi yung palagi nyo kami na lang, saka nyo lang kami maalala kapag ano, oras na ng padalahan. Oh wow, diba? Huwag naman ganon. Na 'di ba? Pero guys, alam nyo, masaya kami, sinasaya namin yung sarili namin kung makikita nyo, siyempre. Siguro hindi lang naman ako yung nakakaranas ng ganun, 'di ba? Kasi ang alam ko din yung mga iba kong katrabaho talaga nagsasabi din sa akin na ganun yung mga nangyayari, or sa mga kaibigan namin sa labas ng mga Pilipino, ganun din sinasabi nila. At hindi lang sa Pilipino, ganun din sa ibang lahi, guys. Ang alam ng mga pamilya din nila is ano yung pagpinindot nila is meron kaagad lalabas na pera, ganon, ATM machine lang. Guys, huwag nyo namang isiping ganon. Diba? Kaya, please, patient, pag-iintindi, pangungumusta is mahalaga yun para sa aming mga OFW. Sana po guys, sa mga sinabi ko nito is walang masasaktan, pero this is a real talk. Hindi ko binabawi kung ano yung sinasabi ko dito. Ibasman nyo man ako, pero yun ang totoo. Diba? Tatanggapin ko. Yun ang ano. Yun talaga ang pinaka-real talk ng buhay namin mga OFW. So, magalit sa akin ang magalit. Thank you. Yun lang sasabihin ko. Yun lang. Magalit yung mga nandyan sa Pilipinas, nasa ibang country, yung mga ibang lahi, magalit sila sa akin. Hindi ko naman alam, huwag ako pake doon eh. Kasi kung bakit, hindi naman nila intindihan kung anong pinagsasabi ko dito eh. Translate nila kung gusto nila. Pero yung mga Pilipino talaga dyan, alam ko sila magre-react dito sa video ko na to. Pero, alam nyo, totoo yun. Sana huwag nyong masamain yung mga sinasabi ko, pero yun ang pinaka-totoo. Kasi, danas namin lahat ng mga OFW yung mga ganong mga message kapag once na nakakatanggap lang kami kapag once na sa koran. So for today's video guys, dito na muna tayo mag-end ng ating usapan at makikita niyo mamaya ang kagandahan ng aming pupuntahan. Yun naman ang pinaka-twist ng aking real talk show. Bye-bye!